Ayan, nga pala mga kagala, dito na tayo pala napadpad sa Buhangin Road kung saan meron tayo nakitang Family Mart. Ang Family Mart pala is adami nito sa buong Pilipinas ha. Pero mas marami ako nakikita nito sa Davao. I don't know sa Cavmiga, Manila, Camaynilaan or Luzon or Visayas area kasi hindi pa naman ako huli kong punta sa Manila. Medyo matagal na, mga 3 months ago na yata. So dito ngayon sa Davao, meron akong mga nababasa mga articles no sa mga Esquire Philippines, kung ano pa yung mga blog spot. Uy, may natumba. Ano yon? Ala. Okay. Sa kanila yan, problema na nila yan. Ano ba? Ano bang gusto nyo? Makikimartis tayo? O ano? Yan, yung bataan. Ayan, ayoko nyan. Kasi, I mean, maganda naman ang yutong bus, no, ng, ano, ng Metro Shuttle. Pero mas gusto ko yung, ano, mas gusto ko yung Dewo. Ayan. Tsaka, hindi na siya aircon. Parang, hirap sumakay ng, ano, ng bus na hindi aircon kapag ka nasa Davao City ka. Long distance. Anyway, balik tayo dito sa sana Family Mart. O, hindi tayo pwede makichismis dyan, eh. Problema na nila yan. Tapos ngayon, Family Mart. Ito kasi, parang curious ako dito. Ano nga ba meron sa Family Mart, no? So, ito siya ay parang, ano, no, competitor siya ng convenience store. Mini-stop, Choice Mart, HB1. Competitor din siya ng 7-Eleven. Competitor siya ng, basta marami mga Mart-Mart, no? So, ito, Family Mart. So, ngayon, tingnan natin mga kagala, ano nga ba meron dito. So, Family Mart is pagmamayari ng, ano, ha, homegrown na negosyante na si, ano, Davao, ano ba tawag dyan? Basta, taga-Davao na si David. Oy ba yung kinit? Oy, kinit. Okay, so meron na silang ano, itap. So, review tayo sa ano, Family Mart. Ito pala yun. Okay, Family Mart. So, meron sila ditong ano, wala, ano lang, no? Parang simple lang yung ano, hindi siya matipid sa space itong ano, itong Family Mart. Hindi siya, ano ba, yung talagang siksikan kung siksikan na halos wala na mapaglagyan. So far, yun, ito meron silang mga paninda. Korean na, tawag na ito. Korean products, ano to? Watermelon Aid. Ano na to mga kagala? Family Mart, parang product review tayo dito or store review. Ano nga ba meron? Baka kayo'y curious mga taga-Davao, no? Parang napapansin niyo siguro every kalye, every kalsada. Napapadaan kayo. Meron ngayon nakikita ang Family Mart. Basta una kong namata ang Family Mart dyan sa may tabi ng, ano, ng Haltan Building, sa may Haltan na food court, sa may Bonifacio Corner si Enrico. So, Family Mart. Kaso nga lang, hindi ko siya natsumpuhan na open bukas. So, ito yung loob, no? Maliit lang siya. Parang ano lang talaga siya, no? Parang maliit lang siya na food court. So, ang pinagkaiba niya sa 7-Eleven and convenience store. Ang convenience store in 7-Eleven is puro talaga siya shelf talaga for mga products na binibenta. Pero itong Family Mart is, ano siya, parang food court talaga siya na maliit. Pwede siya sa mga coffee. Tapos ito meron silang chiller. Yan, chiller. Ano meron sa chiller? Yan, sula. Masarap yan. Gusto ko yan. Four season, hindi masyado. Tapos meron silang binibenta na smile. Parang may mga produkto sila dito na more on mga Korean and Japanese products. Korean pala to. Korean. Okay. Tapos meron silang Korean na noodles ulit na so sikat talaga to. Samyang. Hindi ka, walang kasawa-sawang ano no. Mga Samyang, mga Pilipino ang hihilig talaga. Grabe ang influence ng mga South Koreans sa Pilipinas dahil yan sa K-pop at mga K-dramas. Tapos ano pa ba? Yan, maliit lang. Tingnan natin yung ano, yung space nila, lugar. Napa ba 'yan, ano, koy? Second floor, koy? Napa 'yung second floor? Ah, bodega lang. So ito mga hagala, kung papasan niyo yung ano, yung 7-Eleven. Meron naman silang lamesa sa 7-Eleven pero hindi lahat ha. Sa convenience store, lalo nang wala din silang ganito, no? Pero ito siya talagang food court siya talaga, no? Literal. So, ibig sabihin, itong si Family Mart is ma-handling tulad ko siya sa Walmart ba yun? Yung ano, sa Maynila, sa Luzon area. Walmart, ano ha ba? Alpha Mart, mga Choice Mart, mga Mini Stop. Yun yung kanyang parang ka-line up, no? Mga ka-competitor. So, si 7-Eleven, ganun din naman. Kasi nga na si 7-Eleven is more on mga nagbibinda talaga sila ng mga produkto. So, itong space na to dapat i-ano to. Puro to mga shelf sa 7-Eleven. Tapos, meron silang mga lamesa sa labas lang. Walang aircon, koy. Koy, pwede mo ngutana? Kanang nakay idea, pila kabukuan Family Mart sa Davao? More or less, sir, nasa mga 12. 12 kabuok. Dari sa Mindanao, unsang syudad ang pinakadaghan? Murag Davao, gid, no? Davao City. Davao, no? Sabi Sayas. Sa Tagum, sir. Sabi Sayas.
Cebu, wala kayo na, okay. Bago na ni Dre, ah? This was her last year. Okay. So, usagay, ano, usagay ka ng pinakamin, ah? Kasi pinakamin, ano, yung purpose niya ka, no, ni Family Mart. Tama, tuwing na ako, no, burag pang food chain. Ha? Ah, ko. May one na mo, sir. Bestseller namin sa product naman, sir. Ah, so coffee? Yun na mo, sir. Puro siya coffee shop, ana. Coffee shop, tapos mag-dine-in na po. Oo. Asan yung mga chicken? Ah, natin yung natuloy, sir. Para sa mga chicken. Ah, dara, o. Mga ito pala yung pwede ma-order dito. Just in case, no. Pwede kayong mag-drop by sa, ano, sa... Try na natin. Kasi syempre, curious tayo, di ba? Bakit may mga Family Mart? Parang bago lang siya. Ito talaga yung setup nitong ano, Family Mart. Depende sa branch. Depende sa. So na branch nga Guot. Oo. Ay kabalod ako ng anong ina niya ang setup dire kay call center no, doon. Tama. Coffee shop gitu sa yung kuan yung bestseller coffee shop, coffee. Coffee. Mga brewed coffee. Coffee creation, sir. Okay. Coffee creation. At saka mga onigiris po, sir. So speaking of coffee no, gusto kong coffee is ano lang eh, parang konti lang naman. Masarap naman ang Starbucks, pero gusto ko yung pick-up coffee, tsaka yung pick-up coffee na tikman ko yan sa Cebu, tsaka sa Ayala. Tapos, natikman ko din yung, at tsaka 7-Eleven and McDonald's yun, the best yan mga kape sa akin. Jollibee, di masyado. So, ito, baka masarap tong kape nila to. Minsan, no, try natin to dito, magkakaroon tayo ng, ano, ng food tasting, no, taste tayo dito. Pero ngayon, tingnan muna natin, so first time natin nakapasok sa Family Mart. So ito pala siya. Parang 7-Eleven din siya. Meron siyang ano, eat-up, ganyan, no? Convenience. Cash in, cash out. Yan, mga bills payment, prepaid load, kung ano-ano pang mga internet, mga electronic pay. O ano tawag dyan. Okay. Ganda dito sa loob. Kasawa pa aircon siguro. Igang kay Kakoy. Napalungan. Nadaot ang aircon. Ah, nadaot. Yan, ganda ng ano, ng presentation. Ano lang, minimal lang, minimalist lang yung kanyang design. Walang masyadong kulay-kulay. Basta ano lang, comfortable ka, relax ka papasok dito. Lalo pag may aircon. Tapos meron silang, asa man siya? Ah, okay. Ano, mo nilang pagkaon, Andrea. So, ito yung makikita natin. Ano nga bang hitsura? Siyempre, baka yung iba, walang panahon. Dadaan-daan lang yan. Di panigurado, di ba? Yung mga sabasakay ng jeep. Dadaan lang yan. Tapos, siyempre, curious yan. O, baka curious kayo. Ano kaya hitsura nung ano? Ano kaya meron dyan sa loob? Family Mart na yan. Siyempre, alam nga lang mababa sila para ano, para tignan, di ba? So, ito na yon ha. So, ako na yung gumawa para sa inyo. So, ang laman ng ano, ang loob ng Family Mart dito sa may Buhangin Road, malapit sa may, ano to, BDO. Harap ng ano, ng care system, malapit sa may teleperformance ba yan dyan? I-Core. Basta may call center dyan, may BPO. So, ito lang. Yan ang mga cup noodles. Tapos, talagang ano siya. Merong apat na mesa, dining area, dining table. Tapos, meron dito pang kapi-kapi, chill-chill. Ganda na siya. Nice one. Yung mga pagkain din, no? Basta, more on food sila, tsaka coffee maker, tsaka drinks. Salamat, kuy, ha? Agay lang ko, tanaw lang ko. Kasi kita ganyan, si Kenneth. Ah, franchise na siya. Pero... Fernandez. Ah, Fernandez na franchise na siya. Oo. Pero nag-start kina sa sano kay Kenneth, di ba? Kenneth, saan na siya? Oy? Oo. Oh, Kenneth Oy. Matag-iya sa Phoenix, ha? Kenneth Oy. Oo, ganun siya. Anyway, so salamat, koy. Family Mart. No, so ito pala yung tsura. Kasi ako naman din talaga, eh. Curious ako, eh, no? Tapos, meron akong parang meron din sa Quimpo Boulevard. Basta sabi ni Kuya, merong 12 branches dito sa no, sa Davao City alone, no? So, 12 branches. So, ito yung ano, nakita natin dito sa Buhangin Road. Tapos, meron din tayo nakita sa may si Imrecto nga, corner sa may Bonifacio. Basta katabi ng ano, Haltan na food court sa may Haltan building. Si Imrecto corner Bonifacio Street. Tapos, may mga mangilan-ngilan talagang mga lugar na napupuntahan natin, no? Na madadaanan na mayroong Family Mart. Kaso nga lang, hindi sila 24/7. Tanong ko nga pala kay Kuya. Kasi minsan eh, parang sarado, minsan pa bukas. Kuy, delete na siya 24 hours, Kuy? 7 a.m. to 10 p.m. So, tanan na branch gina siya? Sa Napoy branch nga? Napoy branch nga 24/7? Sa location, no? Oh. So, bot pa sa bot na, ah. Okay. Ayun, so, depende nga sa ano, sa location. So, panigurado dito, feeling ko, ano ba, malulugi ba sila kapag ka, ano, mag 24/7 sila dito? Feeling ko hindi naman kasi mayroon ano dito, BPO.
Ayun, so 7-Eleven, convenience store, yun talaga yung mga sikat no, na mga mini mart na talagang nagbubukas 24/7 kasi nga eh malapit sila sa commercial area or sa downtown proper, mga population district kung saan may mga empleyado sa mga hospitals, mga BPO. So, yan yung mga magiging ano kasi, di ba? Mga madalas na magiging consumer nila. So, yan lang. Family Mart. So, maganda siya sa loob. Basta spacious lang. Napaka, ang ganda niya kasi sa mata. Hindi siya ganun ka-inviting kasi yung kanyang kulay is ano, no? Combination of green, white, and blue. So, hindi siya yung gaya sa convenience store, 7-Eleven, Jollibee, McDonald's na talagang napaka-inviting. O yung ano, Alphamart, di ba? Na yung kanyang kulay, the super lighted bright color talaga siya, no? Ang kanyang kulay, mga logo, combination sa mga, sa kulay ng kanyang ano, ng kanyang gusali. Oh. So, hindi siya ganun ka-inviting gaya ng mga nabanggit ko. Pero, ang ano naman ito, ma-offer niya ay yung ano, yung parang, ang sarap niya sa mata, no? Ganda. Ibig ko sabihin, parang nakakalma, di ba? Very lighted lang siya, kalmado lang siya, no? Parang hindi ka ma-overwhelm sa kanyang kulay. Oh. Yan lang, green, white and blue, Family Mart. Franchise pala to dito. Franchise pala to, no? So, hindi talaga siya yung parang lahat ang mamayari isa lang. So, syempre, ano siya, parang right ownership, ang tawag yan, di ba? Yung parang nagmamayari ay si Kinit Hoy, yung mayari ng basta negosyante. Tapos, ngayon, yun lang siguro natapos yung vlog natin. Basta, out of curiosity, kaya nagawa natin tong vlog na to. Minsan din talaga gusto ko rin ano eh, gusto ko rin talagang ako rin talaga mismo curious ako kung ano nga ba meron sa Family Mart. Bakit siya na-feature sa tawag nito? Bakit siya na-feature sa mga sari-sari no, napakaraming mga vlog spot, vlog site and mga articles. So dahil nga diyan sa ano no, parang ako mamayari siya basta parang bumagsak. Paano siya nawala? Basta ang nabasa ko sa Wikipedia one time. So wala akong panahon ngayon mag-Wikipedia ha. So parang sa naalala ko lang, itong Family Mart is ano siya, parang pumapangalawa siya ng, sa 7-Eleven. Tapos yung parang bumagsak, umuwi yung may-ari ito, Japanese ang may-ari. Tapos umuwi sa Japan na parang bininta sa iba na parang nabili ni Kidit Oy. Anyway, so yun na siguro mga gala. Thank you for watching. Basta minsan kung gusto nyo, request nyo, kakain tayo ng ano, mga pagkain sa Family Mart. Tapos compare natin yung pagkain sa ibang mga ganyan, diba? Thank you for watching. Bye-bye.